Another quote, sabi niya, the end time message, sabi ko kanya ni Sai, is to get the bride ready and prepared for the rapture. What can it do, according to Malachi 4, is to bring them back to the faith that was once delivered to the saint. Okay? So, ngayon ang tanong, eh, ano yung mga hiwaga na re-reveal ng Revelation 10:7 na ito? So, yung hiwaga na kanyang i-reveal, of course, ay naroon sa Revelation 5:1. Kasi wala ko namang eskwelahan. Walang sino mang tao. Kasi ang nangyayari sa ating panahon, maraming nagbibigay ng kanyang sariling interpretasyon sa salita ng Diyos na hindi naman siya ibinigay ng Diyos para mag-interpret. Kasi may tamang tao na nilagay ang Diyos para mag-interpret at natin sa prophet. Because the prophet is the divine interpreter of the written word. Eh kung si Brother Branham na yun, ipakita tayo harap ng iba. So ibig sabihin, sumunod na lang tayo sa sinasabi ng propeta ito, in order na tayo ay masama tungkol sa pinangako. Okay, Revelation 5:1. Ang sabi nito, and I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the back side sealed with 7 seals. Pakilagay na written seals. So sabi ko po kanina, kukunin ko itong plan of redemption kasi yung pong i-reveal ng ating propeta ay yung plan of redemption, yung plano ng pagtubos. Kinakailangan maintindihan ng bride, ano ba yung plano ng pagtubos na tinagdanan nyo sa kanyang kalisipan before the foundation of the world, na ito ay iyayag sa uling araw sa pamamagitan ng messenger ng Laodicea ng Revelation 10:7. Sapagkat wala pong taong na bagamat may mga messenger sa nagdaang panahon, sila po ay tumanggap lamang ng portion. Bahagi lang po yung tinanggap nila kumpara sa ating panahon na tayo tatanggap ng full word manifestation. Yung pong pagkakaiba natin sa nagdaang panahon. Ang ating panahon ay tatanggap ang bride sa panahon ito ng kumpletong kapahayagan ng salita. At para malaman natin yung kumpletong kapahayagan ng salita, of course, kinakailangan na i-reveal sa atin ano ba yung plano ito ng pagtubos na ginawa ng Diyos sa atin? Ano ba yung kanyang tinapos sa krus? Ano ba ang mga bagay na nailagay sa ilalim ng talampakan na ibigay niya yung kanyang sarili sa pagkamatay doon sa krus? Bakit sinasabing total victory? Bakit sinasabing yung kagumpay na? Ang diable, wala na kapangyarihan. Lahat ng mga bagay po yun ay ipinatalasta sa atin at pinag-sa atin ng Revelation 10:7 upang bakitan natin na wala palang magagawa si Satanas na magtotong diskarte. Yung po kasi tinapos na trabaho ng ating Panginoon doon sa krus. Totally na wasakin to destroy yung mga bagay na pagkapahirap na inilalagay ng Diablo sa buhay ng mga anak ng Diyos. Seven written seals. Ito po. And the seven seals that we're trying to speak of when I count this time is the seven written seals. Okay? Gusto ko pong bigyan ng name. Ano ba yung seven written seals? Pitong written seals. And these seven seals, as you know, is just the manifestation of the seven angels of the seven churches. Manifestation na kung ano yung salita o mensahe na dala-dala o itinander ng seven thunder. Manifestation of the seven angels of the seven churches. But there are seven other seals. Gusto ko kunin lagi nito. But there are seven other seals that's on the back side of the book. So, A and B. Pagpalagay na natin dalawang section. Section 1, a book written within. And section B, backside seals with seven seals. Dalawang bagay po.
pinagpigilan niya ang lahat ng hiwaga ng Diyos. Ano yung mga bagay na nandito mga hiwaga na nakasulat sa Biblia, sa written word. So, ang ibig sabihin, si Brother Branham ay messenger na ordained ng Diyos para ipaliwanag at bigyan ng totoo at tunay at eksaktong hawlugan ang sinasabi ng mga hiwaga na nakasulat sa Biblia. Unang-una, yung seven seal na nakasulat sa Biblia. At kung ito'y kanyang maihek at napaliwanag sa lobya, sapagat ang layunin nito is to prepare the Lord ang para ihanda ang lobya at ang lobya ay magtango ng rapturing point. Kasi pag nagkaroon ng rapturing point ang lobya, ibig sabihin, handa na siya na tumanggap ng dalawang bagay kasi hindi lang naman tayo mararapture. Mga kapatid, kasi merong dalawang event. Sabi niya, two events. Sabi lang niya, two great events. Two great events. Yes. 3 minutes pa sa. Okay, sabi niya. Yung the Old Testament say, sa kanilang panahon, nag-iintay sila ng dalawang bagay na mangyayari. Outpouring, yung coming of the Holy Ghost, at saka yung coming of Messiah. Tayo naman, New Testament say, ganun din. To event din ang ating inihintay, the outpouring in the last day and the second coming of the Lord. Dalawang bagay po yan. So, hindi po, wala po sino mang Kristiyano na po pwedeng makamit yan kung hindi magubusan sa kanya ang revelation ng Revelation 5:1. Na dapat ay magkaroon siya ng personal revelation o understanding sa above written within and the backside seal with seven seals. Kasi kung wala yan, paano matatanggap yung outpouring? Kasi pagkatanggap natin yung outpouring, then, yan po yung pagkakataon natin na pwede natin display ang tinatawag na, na third full ministry. Hindi ka pwede makapag-display ng third full ministry kung di ka nakabahagi sa pagdating na last day outpouring ng Holy Ghost. Hindi ka pwede ka makalabas sa image of the beast kasi ang image of the beast, maglalagay sila ng isang sistema dito sa mundo na kung hindi nyo tatanggapin ang tatak at wala kayong kabahagi o hindi kayo membro ng World Council of Churches, hindi kayo makapagbibili. So, ang ginawa ng Diyos, bubuusan tayo ng Santong Espiritu sa last day para naman tayo, miski hindi tayo kasama sa kanila, ay meron tayong supernatural power na sasalitain natin at magkakaroon. Last day po rin ng Holy Ghost. Yung po tatanggapin ng Christ. Pero kinakailangan muna na maintindihan natin na meron palang messenger na isusubo ang Panginoon, that is, na Malakay 4, 5, and 6, and Revelation 10, 7, at ang gagawin nito, dalawang bagay, ipabalik tayo ang ating mga puso sa salita, sa tunay na salita. Yung doctrine ng tao. Pangalawa, ay i-reveal niya sa atin ang mystery ng seven seals, at saka yung laman ng seven seals ay ang seven thunders. Tuloy na lang po. Seven unknown thunder. Seven unknown thunder. So siguro mamaya sa question and answer pwede. Halinaw na lang po. Nakikintas pa ng konti. Today, the revivals that we have supposed to have, we have denominational revival. We haven't had a real stirring. Ibig ko sabihin yung istir, mag-i-istir sa hindi. No, sabi ng ating propeta, sir. Don't think we got revivals. We haven't, wala pa. Oh! Baba, kanina. Seven unknown thunders. Nandun na yan. Unknown. The bride hasn't had a revival yet. Wala pa pong revival na nangyayari kasi nga, nagpatuloy pa rin. Dinadala tayo sa other understanding niya ng Panginoon eh, para sa pinita ng kanyang Holy Ghost. See, there's been no revival, there are no manifestation of God is there the bride yet. See, yung pong yi-still again, yung wake her up again. Yung pinti na nasa atin yung nang yi-still.
Kasi pag seven unknown tongues wake her up again. We're looking for it. At ang sabi nito ng ating propeta, mangyayari lamang yun kapag yung seven unknown tongues ay na, yan, o na-reveal at naintindihan ng bride. Yun po lang.